Hello and welcome po sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ngayon naman po i-upload ko po ang part 2 ng episode 35 ng Fairy Tail Season 1. Muli po mga idol, sa mga hindi pa nga po pala nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag nyo na lamang pong kalimutang mag-subscribe and click nyo na rin po ang notification bell para po every time po may bago po tayong video upload ay manotice po kayo. At sa mga mahilig pong manood ng Detective Conan, visit nyo na lamang po ang Tito Pat TV. Doon po yung Detective Conan mga idol. Paki-search na lamang po. Ayun lamang po mga idol. Let's go to the video na po. Unti-unti ko nang naiintindihan kung anong pakiramdam na ito. Ang tulad mo gustong buhay ng taong nagngangalang Zeref. Pero ang nakakaawang naniniwalang tulad mo, hindi man lang maramdaman ang presensya ni Zeref. Tama ba? Akin ang tore na to. Ako ang magbubuo. Bubuhayin ko si Zeref. Iligtas niyo ako! Oh! Itigil mo ang ginagawa mo, Chalal! Itigil? Hindi ka ba nagagalit sa mga ginawa nila, Erza? Galit ako sa kanila, pero hindi ganito. Tumigil ka! Hindi mo mararamdaman ang presensya ni Zeref kapag ganyan ka! Tama ng buha! Chalal! Anong nangyayari sa'yo? Wala naman. Erza, buuin na natin ang R system. Hindi, dalawa tayo sa tori ng kalangitan. Ha? Muli natin bubuhayin ang katauhan ni Zeref. Itigil mo na ang kahibangan mong yan! Kahit anong mangyari, aalis tayo sa islang to! Ayos lang. Kung desperado ka talagang iwan ang isla, pwede kang umalis mag-isa. Mag-isa ako? Pag-aari ko silang lahat. Mahaba ang oras ng trabahong kakailanganin para mabuo ang tori. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nila ako katulad. Bibigyan ko silang lahat ng damit na makakain at pagpapahingahin ko sila. Malaki ang may tutulong ng takot at pangapi para makapagpalabas ng matinding galit. Pero napakapangit na magiging trabaho ng mga tao. Anong pinagsasasabi mo? Ang mga kasama natin nasa barko na. Hinihintay na nila tayo. Wala lang may plano bumalik pa rito para magtrabaho uli. Dahil hindi nila pinaliwanag sa atin kung bakit kinakailangan magtrabaho. Ipapakita kong ibig sabihin nun. Magtatrabaho sila para sa dakilang salamangkerong si Zeref. Pero, sinong tao ang pipiliin na isasakripisyo? Isasakripisyo? Hindi yun ang kailangan ko sa mga panahong tulad nito. Para malaman mo, tinuruan ako ni Zeref. Chalal, pakiusap, imulat mo ang mga mata mo. Nakamulat na mga mata ko. Wala ka ng pakinabang para sa akin. Pero hahayaan kita mabuhay. Dahil inalis mo lahat ng mga naging sagabal sa akin. Aalis ka sa islang ito para doon ka sa pansamantala mong kalayaan. Chalal! Pero syempre, wala kang ibang pwedeng pagsabihan tungkol dito. Kapag nalaman ng pamahalaan ng tungkol sa tori ng kalangitan, problema yon. Kapag may pinagsabihan ka, wawasakin kong buong tori kasama ang lahat ng mga taong magtatrabaho. Pinagbabawalan kitang lumapit dito at kapag itinapak mong isang paa mo, ang gagawin ko, una kong buburahin sa mundo yung sisyo. Yun ang magiging kalayaan mo! Ang alam mo nakadepende sa'yo magiging buhay ng mga kaibigan mo, Erza! Lalabanan ko siya. Lalabanan ko si Jalal. Kailangan kong gawin. Ngayon, wala na tayong ibang paraan.
Kinakailangan na talaga natin pagganahin ng Ethereum mula sa Satellite Square. Ang R system ang pinagbabawal na Mahika na dapat mabura sa kasaysayan ng Mahika. Naiintindihan niyo kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ba? Gamit ang Ethereum, buburahin doon ang lahat ng bagay, kahit na ang mga mamamayan sa lugar. Pero alam mo na ang kakambal mong si Jilal, mawawala kasama ng lahat. Sigurado ka ba rito? Napaghandaan ko na ang bagay na yun. Dahil sa sakripisyo ng iba, kaya natin ito ginagawa. Umabot na tayo sa ganito. Ito na ang klase ng mundo ng Mahika ngayon. Elder Lady, sa kasaysayan, may lalagay na gumawa ng krimen ng bansa natin dahil sa pag-atake. Wala pang ginagawa ang mga nasa kayaon. Ibig sabihin lang nun, kinakailangan din nating isakripisyo ang mga sarili natin. Elder Belda! Hindi na muli mabubuhay ang patay. Kung tuturuan natin ang mga bata kung gaano kahalaga ang buhay, yun ang sasabihin natin. Tapusin na natin to. Sumasang-ayon ako sa paggamit ng Ethereum. Isang boto na lang. Isang boto na lang. Tapos na ang laro kapag may bumoto pang isa. Nakakapagod, ginawa natin lahat ng klase ng laro na pwedeng gawin. Siya nga pala, nasan ba tayo? Isda. Teka, sandali lang muna, Erza. Yung Zeref ba na binabanggit mo sa kwento mo kanina? Oo, alam niyo dapat ang tungkol kay Zeref. Sigurado, narinig kong tinawag na isa sa mga diablo ni Zeref yung halimaw sa lalabay. Hindi lang yon. Hinala ko na si Deliora ay isa rin sa mga diablo ni Zeref. Mula sa mga sinasabi niyo, yung ganong klaseng sila man kayo ang gustong buhay ni Jalal. Hindi ko maintindihan ang motibo niya. Si Xiong, isa sa mga dati kong naging kaibigan, nabanggit sa akin na kapag nakumpleto na nila ang muling pagbuhay, magiging pinuno sila ng kalangitan. Pero, ang hindi ko maintindihan kung bakit kaaway mo na ngayon ang dati mong mga naging kaibigan. Hindi ba ang traidor sa inyo si Jalal at hindi ikaw, Erza? Napapaniwala niya siguro sila nung panahong nawala ako sa islang to. Pero iniwan ko sila. 8 taon nang nagdaan at lumipas. Ang totoo, nagawa ko silang traidorin. Pero para naman yung sa kaligtasan nila, kaya mo yung ginawa. At saka isa pa... Tama na yan, Lucy. Kung matatalo ko sa Jalal, ibig sabihin ito na ang katapusan ng lahat. Yun kaya ang buong katotohanan. Manalo man ako o matalo sa laban, wala akong magagawa dahil mawawala rin ako sa mundong ito. Nag-aalala ako sa mga sinabi niya. Ate, yung kinuwento mo. Teka, anong ibig sabihin nun? Siya. Nagpapaawa ka sa mga kasama mo? Yung ba gusto mong mangyari? Huwag mo akong lukuhin! Ang lain ang kwento mo sa mga nangyari! Pinasabog mo ang mga barko. Pagkatapos, mag-isa kang tumakas! Kung hindi napansin ni Jilal ang ginawa mo, malamang nalulunda kaming lahat sa dagat! Sinabi niya na ganun ang kapalaran ng mga hindi nag-aral mabuti kung paano gamitin ang Mahika. Masyado ka nagpalamon sa sarili mong kapangyarihan! Sinusubukan mong burahin kaming lahat at ganun din kung ano ang nakaraan mo! Yun ang sinabi ni Jalal. Sa tingin mo ba magagawa ni Elsa ang ganun, lalo na sa inyong mga dating niyang kaibigan? Bakit? Ano bang nalalaman niyo? Kahit sino sa amin, hindi niyo lubusang kilala! Ang mga salita ni Jilal ang nagligtas sa amin. Kaya naman, ginugol namin ng 8 taon para buuin ang tore. Para yun kay Jilal. Kung sakali na kasinungalingan yun. Kung ikaw nga ang tama, ate. Tapos mali ang mga kwentong sinabi sa amin ni Jilal noon. Ganun ka. Ikaw? Pakiusap, maghintay ka lang, Master Gray. Nung nakaraan, napansin kong sinadya na talagang atakihin yung ginawa mong ice clone. Ano? Imposibleng hindi yung mapapansin ng darkness techniques, Yusa. Nandito si Juvia para malaman ko anong totoong pakay niya. Karapat dapat nga reputasyon ng Phantom Lord's Element 4. Anong nangyayari? Sure, umarte ako para lokohin kayo at dalhin sila rito sa tore. Pero bakit mo yung ginawa? Bakit mo ginawa ang ganun? Sure. Niloko na Jalal lahat ng nasa isla. Nagpanggap akong walang alam hanggang sa dumating ang tamang panahon. Simon, ikaw? Naniniwala ako sa iyo, Erza. Palagi ko yung ginagawa. Masaya akong makita ka, Erza, mula sa puso ko. Simon! Simon!
Simon, bakit masyado kong naniniwala sa mga sinabi niya? Bakit? Bakit hindi ko siya kayang paniwalaan? Tulad ng dati. Bakit? Ano talaga ang totoo? Ano ba talaga ang dapat kong paniwalaan sa mga kwento niyo? Mahirap sigurong tanggapin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Pero, hayaan mong sabihin ko to sa'yo. Sa nakalipas na walang taon, walang araw na hindi kita inisip at naalala. Wala akong magawa para sa'yo. Patawad kung nung dati, mahina pa ako. Pero, kaya mo na ngayon, tama? Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Ang magtipon-tipon ng mga malalakas na salamangkero. Malalakas na salamangkero? Para kalabanin si Jelan. Magtutulong-tulong tayong lahat. Una, kailangan pigilan natin ang magkaharap sina Wally at Salamander. Ano ba ang kwarto na to? Puro na lang pusa. Oo! Gusto ko ng isang yan! Helmet ang isang to! Yeah! Tayo na, Abby! Opo, sir! Parang ganun yun. Hala! Wah! Hindi ko matanggal! Paano na kaya to? Ayos lang! Masaya naman kung nakaganito ako! Digasin. Dito na po nagtatapos ang ating pong episode 35 ng Fairy Tail Season 1. Yung next episode po natin mga idol, baka po bukas ko na lamang po ulit ma-i-upload. Pasensya na po kayo kung 2 episode lang po tayo per day. Sana po hindi na po kayo magreklamo mga idol. Medyo may ginagawa rin po kasi mga idol. Yun lamang po. Maraming po salamat.